Isang malaking pagsubok sa isang solo parent na buhayin ang kanyang anak na siya lamang mag-isa ang nagtataguyod. Sa kabila nito, muling binuksan ng ang Provinciano Part List sa panguna ni Honorable Alfred de los Santos ang Expanded Solo Parents Act Bill kung saan mabibigyan ng nararapat na diskwento ang mga milyong-milyong solo parents sa bansa. Well, sa atin kasi, on an advantage side, mas malaki yung ating discount. We're pushing for 20% discount on electric and water bill sa household ng isang solo parent. Dapat meron din siyang 10% discount on transportation. And we're trying to push 30% for medicine, mga kailangan ng mga bata katulad ng diapers and gatas. But sa ngayon, medyo yun yung kinokontest talaga, yung 30%, kasi medyo nalalakihan yung mga suppliers and stores. Sa naging payag ni Representative De Los Santos, ang nasabing bill ay nasa committee level na kung saan pinag-uusapan ang ilan pang nakasampang bills upang ipasok at ipag-isa sa bersyon ng ang Provinciano na mabigyang ginhawa at karapatan ang mga solo parents. Aminado si De Los Santos na marami pang pagdadaanan ang bill na ito sapagkat malaking diskwento ang pinaglalaban nila para sa mga solo parents. Aniya, 20% ang discount ng solo parents sa electric at water bills, 10% naman ang sinusulong sa transportasyon at mas malaking diskwento naman ang mga produkto sa mga baby necessities gaya ng gatas, diaper, gamot at marami pang iba na umabot ng 30% na diskwento. Kung saan pinagdiripetihan kasi maraming versions yung Solo Parent Act. I think there are 7 filed in Congress. So, titingnan natin kung ano yung mga articles and sectors na ipapasok natin dun sa whole bill na isusulong sa plenary. So, ngayon, pinagdidebatehan pa siya sa committee level. Paliwanag din ni De Los Santos na kinukumbinsi pa nila ang mga supplier at store owners na pumayag sa 30% na discount para sa mga produktong nabanggit. Of course, the government will give a certain help to them. But syempre, it will affect them primarily. But for me, I think mas kailangan to ng mga solo parents kaysa sa mga owners ng nito mga tindahan na to. Of course, ayaw nila kasi syempre, madadamay sila. Pero I think the best solution here is meet halfway. If there are things they can sacrifice, of course the government can sacrifice for them also. Samantala, hindi lamang discount ang pinaglalaban ngayon sa mga solo parents, kundi ang karapatan na rin nila sa trabaho na mabigyan ng nararapat na day off para mabigyang pansin ang kanilang mga sarili at kanilang mga anak. Eden Florarita, BHTV News, Philippines.